Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV, and for today's video, update muna tayo sa mga nawala nating mga ibon, at the same time yung pambato natin na si Batusay, umuwi nga ba siya, anong oras siya dumating, kaya gusto yung malaman yung mga balita na yan, samahan nyo ako, tara. Good day mga ka-EA, welcome back sa ating YouTube channel. Wala muna tayong time check kasi wala tayong relo, pero tingin ko nasa mga bandang alas 8 na yan. So update tayo dun sa huli natin ng mga nawawalang mga warrior, no? So meron nga tayong 6 na tinos, at ito ang balita at ang update, no? So good news, yung 3 na nawawala eh nag-uwian naman, no? So meron nga tayong 3 na hinahanap ng nakaraan, si Panda, si yung Louis Chuline at si Shiba, no? Si Panda dumating siya after umulan nung hapon mismo nung araw ng bitaw natin, no? Kaya lang yung 2 natin kinabukasan nagparamdam, biglang nagsulputan. Eh ito, nandito na si Shiba, ayan, no? Quinarantine ko muna kasama nito ni Alphonse, yan kasi yan ang pinaparisan niya, mukhang okay naman yung kondisyon niya. Tapos yung isa pa na warrior, si Panda tsaka si Louis Chuline, eh nandito, no? Ayan, dito ko muna, pinagkakwarantin ko muna dito. Ayan, si Louis Chuline. Umaga na to, kahapon, no? So, today is Tuesday na nga pala, no? So, Monday sila nag-uwian. Linggo ko sila ng umaga. Nag-toss or nag-training ng 5 kilometers awit sila. Inabot sila ng siyam-syam sa pag-uwi. Ayan, ito naman si Panda. Same day naman siya umuwi ng Linggo, kaya lang hapon na, no? Pagtapos umulan, ewan ko kung saan nagpapasyal itong mga to, no? So, ayun na ngayon, update. Tapos, meron akong gustong i-clear dito sa bloodline, no? So, lagi kong sinasabi na Louis Chuline, yung etong bloodline nito, no? So, ang istorya kasi nito, meron sa akin GBC Boss Glenn. So, yung unang nakalineup niya na GB sa akin, hindi pala yon nabuhay. Yun pala talaga yung Louis Chuline, kasi yun yung naikwento niya sa akin. Yun pala, etong bloodline ng binigay niya sa akin, ito na yung second option na pwede niya ibigay sa akin. Ang bloodline pala nito, for all clear lang, no, mga ka-EA, ito pala is Emil Dewart X Masili line, yan. So, ito, same lang din, pwede tumatapos din to ng ano, ng norte, no? So, yun, medyo magkakaroon tayo ng konting ano dito, paghihigpit sa toss, kumbaga, i-extend ko muna ulit yung pag-quarantine ko sila, tsaka pag-training ko dito sa loob. Ewan ko ano nangyari, bakit ganun sila katagal umuwi sa 5 kilometers, baka hindi pa ganun kaganda yung mga liparan nila dito, no? So, mag-extend lang tayo siguro mga 2 weeks bago babalik na naman tayo sa road training. Ayan. Pwede na! At eto na nga yung isa pang update natin mga ka-EA. Nung previous vlog natin, past 3 o'clock na nga ng hapon, wala pa yung warrior natin, no? So, nag-cut off ang race ng Matnog Sursugon sa atin ng 4:41 PM. So, hindi dumating actually si Batusay, no? Hindi siya dumating on time. So, pagtapos ko nung 4:42, pinalampas ko na isang minuto. Ayun, wala pa rin siya. So, ang ginawa ko, nagmerienda, nagpahinga, inantok, at umidlip. Pagising ko, around 5:20, nagulat ako. Sabi ko, parang may maingay dito ngayon sa Flyer Slope. Nung sinilip ko, nambubugbog na siya. Binubugbog niya na yung iba nating mga warrior. Ayan si Batusay. Hindi na tayo live mga ka-EA, pero magandang balita. Ito at nakauwi na matiwasay yung ating warrior, walang tama. Yun nga lang, medyo mas mapayat na ng todo yung kanyang katawan, no? Tapos napansin ko medyo basa na yung dumi niya. So eto, nire-recover ko yung warrior natin kasi medyo critical ang susunod na race natin, ang piplap. So good news, may pang piplap pa tayo, which is ang Karga o ang Bitaw isa Katbalogan Samar na, no? So yun nga lang, yung condition ng katawan niya medyo nahihirapan na naman ulit ako ibalik, no? Pero yun, ginagawa ko yung best ko, yung abot ng aking mga kaya para nga maibalik siya sa condition, no? Pero comment kayo dyan kung kailangan pa ba natin i-load sa piplap yung warrior natin. So yung first hanggang third lap, nag-clock siya, no? Pagdating ng fourth lap, matnog cut-off tayo. Ang speed niya ito, 652 na lang yung in-speed ng ating warrior, no? So
ang cut-off namin dyan o yung mismong limit ng speed dapat 700. So kinapos lang tayo ng whole almost 20 minutes ata or 25 minutes. So sayang na sayang talaga, nanghihinayang ako sa totoo lang. Pero mas natuwa naman ako kasi pinilit niyang umuwi nung same day na mismong bitaw, no. Yun nga ang naging nangyari kasi noon, smash talaga, no, yung karera pagdating ng mga bandang alauna. Umuulan na pala sa mga karatig lugar, no. Yun yung naging problema talaga, no, ni Batosay, at yun din yung talagang totally kahinaan ng ibon natin na to. A few moments later. So ayun na nga, no, mga ka-EA, so sayang talaga hindi tayo umabot ng oras, pero okay na okay lang kasi ayan, buhay pa yung ating warrior, wala siyang tama, hindi siya nalambat, kaya magandang balita. So shoutout nga pala sa pinsan ko kay Eder Empleo, yan, kasabay ko rin siya naghahantay. Nag-update ako sa kanya, taga Quezon yung pinsan ko na yun, tinatanong ko kung kamusta yung panahon. Yun nga lang, sabi niya medyo madilim nga daw nung panahon na yun. Tapos meron tayong gusto i-shoutout si JA Brothers Flop, yan, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa suporta. Tapos dun sa mga nagtatanong regarding kung naka-uwi nga ba yung warrior natin na si Batosay, no? So yung iba nagchat na sa atin, nagtatanong na, nagigibalita. Maraming salamat sa suporta nyo. Eto, good news, naka-uwi yung warrior natin, walang tama. At eto na yung huli natin pasilip muna, no, sa ating warrior. So eto nga, ginagawa ko na yung best ko para i-recondition yung ating warrior. So nagbigay na ako sa kanya ng mga feeds na kailangan niya, no. So yan, medyo marami pa nga natira. Pero more on seeds yung mga tinitira niya. So meron tayo dyan nakalagay na redstones, lovebird seeds. Tapos ano pa ba, Integra 3000 nilagay ko rin dyan na may safflower. Basta lahat na nakikita ko rin sa iba nating kalapatids na hinahalo nila. May munggo pa nga yan, eh, para makarecover na mabilis yung ating warrior. Yan. So today is plain water na lang muna yung binigay ko sa kanya. Kahapon kasi nung Monday nagbigay ako sa kanya ng Bitmin Pro, no. So yun, then hopefully nga magtuloy-tuloy yung recovery niya at lumobo na ulit, pabalik yung kanyang katawan, no. So bago natin tapusin tong video na to, yung vlog na to, papakita ko muna sa inyo yung naging arrival o yung video ni Batosay nung dumating siya nung Linggo ng 5:24 PM. Update tayo, mga kalapatids. Nakauwi pa si Batosay, natulog lang tayo. Pag gising ko, nandito na. Ayan, inabot lang kasi ng ulan. Cut off na nga lang yung ibon natin, pero at least pwede pa natin siya i-recover at makabawi tayo, no. Pagdating ng piplap, meron pa tayong pwedeng ikarga. Ayan, si Batosay, namamarako na. So ayun na nga, no, mga ka-EA. So yun muna yung video update natin for today's video. Comment kayo dyan sa ating comment section kung tama pa ba na i-load natin para sa piplap yung ating warrior, no. Kung sakasakali kasi by Thursday loading na agad, no. Ang bilis ng mga nakaraan kasi Friday lang loading na. So sa darating na Katbalogan, Webes pa lang magkakaroon na tayo ng loading. So comment kayo dyan below kung nagustuhan niyo yung ating video for today's vlog, yung pagbabalik ng ating warrior. And yan, maraming salamat sa walang sawang suporta at pag-aalala sa ating warrior na si Batosay. So that's it muna for today's vlog. Maraming salamat. Ingat kayo, mga kalapatids. Keep safe. God bless.